Good afternoon. Our topic for this day is about managing the operations function, which is covered by module number 11. Okay. Its objective are to distinguish between the performance effectiveness and performance efficiency, to describe a company's operations using input process output framework or IPO framework, to explain the concept of productivity and to come up with ideas to enhance the productivity of a particular business. So, as an overview, operations management is a component of management that deals with planning, implementing, and monitoring the process of producing goods and services. So, yung operation management daw, isa to sa mga component o isa ito sa mga basic component, no, ng isang negosyo, no, when it comes on dealing with different plannings, implementation, and of course, yung monitoring process, no, ng production ng goods, tapos yung services, no, how do your business render your service. And also, the task of an operation manager is to oversee the resources available to the enterprise for production activities. So, isa daw sa mga task ng isang operation manager, eh, yung i-monitor niya, no? I-monitor niya yung operation at operation plan and structure ng isang business. So, the resources that is needed and procedures on how these resources are mixed in order to produce a good or services, no? So, in implementing the production plan, the manager supervises the process of combining materials together with other inputs according to the technology that is utilized in order to produce the identified output. Okay? So, let us now proceed with assessing the performance of a business enterprise. And here. So, pag sinabi nating assessing the performance of a business enterprise, since a significantly component of operations management of a business enterprise involves the process of production, the success of a firm is assessed based on its performance. Okay? So, yung ano daw, yung okay? So, yung significant component daw ng isang operation management ng isang business is involved dito yung tinatawag na production. Okay? Yung production, ano? And yung success ng isang business o ng isang firm ay ina-assess, no? Based sa performance nito. Okay? So, there are two levels when it comes on evaluating the performance of a business. Okay? So, meron daw tayong dalawang level when it comes on evaluating the performance of a business. Siyempre, number one evaluation level is what we call performance effectiveness. No? Pag sinabi natin performance effectiveness, it indicates how output of the firm was able to achieve the objective sets by business enterprise. Okay? So, yung performance effectiveness na tinatawag, pinapakita nito yung pinakang output. Pag sinabi kasi ng nating output, yun yung resulta eh. No? Resulta kung saan nakikita nito o pinapakita nito yung ano ba yung na-achieve ng isang firm o ng isang business enterprise from its goal or from its plan. Okay? So, as you can see here in the picture, no, pinapakita dito sa illustration that a business firm is considered effective if it can be produced or it can produce the goods and service that has a plan to produce. Okay? So, sinasabi dito, no, based from the illustration na ang isang business firm or ang isang business venture and kinoconsider na effective, no, and successful kapag
it can produce goods and services according to its plan. Okay? So, number two, evaluation level is the performance efficiency. Yan. Pag sinabi natin performance efficiency, the concept of efficiency denotes how the output of the firm was realized using resources. So, yung concept ng efficiency or effectivity ng isang firm is nakikita daw kung ano-ano ba yung mga resources na pinagkukunan nila. Okay? It is a relative concept since the production performance is evaluated in terms of cost incurred. So, yung pinaka-objective ng isang ano, yung isang ng isang company is to see how does the firm realize its resources. Saan-saan ba siya kumukuha ng mga resources niya in order for his or her business to undertake. Diba? So, sabi dito, ano, it must be efficient when it comes on the use, or the business must be efficient when it comes on the use of its resources. No? Kailangan effective yon. Kailangan efficient yon pagdating sa paggamit ng mga resources niya. Kasi, ang kahit anong business, hindi yan magra-run ng smooth unless meron siyang napagkukunan ng good supply. Okay? So, let us now proceed with the framework for analyzing the operation of an enterprise. So, sabi dito, no, there are two ways of understanding how operation proceeds in an enterprise. Meron daw dalawang step when it comes on how are you going to understand yung pinakang operation, paano nagpo-proceed yun. Okay? Yung number one is yung tinatawag nating systems approach. Yung system approach na yun, it is also known as input process output. Okay? Or IPO framework. This IPO framework is the arrangement of relationship between inputs and output. Dear, pag sinabi natin arrangement of relationship between input and output, ito yung you come up with a plan. Nag-create ka ng business plan para sa firm mo o sa business mo. And then yung plan na yon is unti-unti mo siyang ini-implement. Yun yung magiging output, yung magiging resulta. Okay? Yun ang magkakaroon ng resulta. So, ang input mo is your business plan and then your output is the result of your plan. Okay? Naging successful ba siya? Diba? Nag-take off ba yung business mo? Yan. So, there are three major components when it comes on the production relationship of input, process, and output. Meron daw tayong three major components ng input, process, and output. These are the resource input or SMS, 5Ms rather, which is composed of materials, manpower, machinery, method, and money. Pag sinabi nating materials, these are the same semi-process good that will be projected or subjected to further transformation in the production process. Pag sinabi naman nating manpower, it is a human resource input that is used in the production process. So, pag sinabi nating power, in other term, it is also known as leverage. No? Yun yung mga tao na nagtatrabaho para kumita ka. Okay? Yun yung manpower. Diba? Yun yung mga nagtatrabaho sa ilalim mo, nagtatrabaho sa under your management para mag-take off o lumago yung business mo. Okay? And then, yung machinery naman is an all-made or all-man-made physical capital use for production or process. So, yung machinery, ito yung mga usually ginagamit natin for production processes. Like, for example, yung business na meron ka is a printing shop. Diba? Do the machineries and the gadgets that you have there is a computer. Computer sets. Diba? So, yun yung machinery mo. No? Yun yung physical capital mo para sa production process ng business mo. Okay? Then, sumunod naman, dear, is a method.
Pag sinabi nating method, it is a process of combining the raw materials and how these are going to be transformed using the factor inputs and production. So yung method, ito yung process na sinusunod natin in order to combine the different raw materials para makabuo tayo ng isang produkto. No? So let's say for example, ang bakery, 'di ba? Yung meron silang method kung paano sila nagbe-bake ng kanilang anong tawag dito, ng tinapay na ibebenta nila. Diba? And of course, the last of the 5 M's is money, no? So money is the financial resource that is used to purchase all the resources that is needed by a firm for its operation. So money is actually capital, no? It is a capital wherein ginagamit ito para bumili ng mga resources na kakailangan nganin mo para sa operation ng business mo. Diba? Saan ka ba naman nakakita ng negosyong nagsimula ng walang puhunan? Of course, lahat ng business, pagka magsisimula ka niyan, no, kailangan mo ng kapital. Kaya maliit man yan o malaki, no, mag-uumpisa talaga yan sa kapital. Okay. So, these are the two major categories of resource input. Two major categories tayo, no? So, unang-una na is the intermediate input, wherein it is called as a semi-process materials that need further transformation. Ang tawag natin dito in other term is raw materials, intermediate input. Then another one is factors or factor inputs. The factor inputs is also known as manpower, machinery, and method. Okay? So, it is used when it comes on transforming the input that will process the intermediate materials of a business. Next one, the process. Ayan. Process refers to the various forms of transformation that factor inputs perform on the materials. Okay? So, usually, it is determined by the type of commodity to be produced and technology being used in production. Okay? So, meron siyang tinatawag na forms of transformation, yung ating process. No, number one is the physical transformation wherein makikita mo na nagbabago, no, yung physical attribute ng product. Okay? Kunyari, nagbago ng packaging si Safeguard. Diba? So, dahil nagbago ng packaging si Safeguard, mas magiging attractive siya para sa mga mamimili. No? Tapos, bukod sa nagbago yung kanyang packaging, nagkaroon din siya ng iba't ibang scents. So, na-convert siya. No? Na-convert siya into other or significant altered new product. Next is the locational transformation. Pag sinabi nating locational transformation, dito pumapasok yung product change according to the location. 'Di ba? So meron kasi mga klase ng produkto na ibinabase ng mga business owner sa location na pagdadalagan o paglalagyan nito. 'Di ba? Let's say for example is the packaging of peanut brittle. 'Di ba? Most specifically, this peanut brittle is madalas na nabibenta o madalas nating nabibili sa Baguio. Diba? So, iba't iba yung packaging na meron sila. But eventually, that packaging occurs or anong tawag dito? Bagay siya doon sa location kung saan siya nabibili. No? So, kagaya ng sinabi ko kanina, no? Any product can be changed according to its location. No? Next, information transformation. Pag sinabi natin information transformation, ito naman yung si business owner should have a knowledge and specialized skills when it comes on providing the transmission or transmitted on their customer. Ito naman yung halimbawa ako, nagbebenta ako ng Safeguard, no? So, habang binibenta ko si Safeguard, nakakaisip ako ng ibang paraan kung paano ko siya ibebenta, no? By means of
doing a sales talk. Diba when we do sales talk, ang sinasabi lang natin is puro magaganda tungkol dun sa produkto. At the same time, nagbibigay din tayo ng information kung ano yung pwede niyang maging epekto. Diba? What is the benefits of the product pag binili mo? Ano yung magiging value nito sa iyo? Dun pumapasok yan sa information transformation. And then the last one is exchange transformation. Pero pag sinabi natin exchange transformation, it is a commodity that is transmitted from supplier to its buyer. No? Ito daw ay commodity kung saan natatransfer o naililipat mula kay supplier papunta kay buyer yung transformation ng product. Okay? So what does it mean? Ano daw ibig sabihin? Ito yung kakayanan natin, no? Na halimbawa, bumili ako kay supplier, no? Kumuha ako kay supplier ng produkto and then nilagyan ko siya ng tamang presyo at ibinenta ko siya, binigyan ko ng magandang impormasyon kung ano yung benefits ng produkto, binigay ko kay customer at si customer naging interesado, binili niya. Yun yung tinatawag na exchange transformation. Okay? So, meron pa pala yung extractive transformation. Yung extractive transformation, ito naman yung natural resources that can be taken out from its habitat. Diba? Let's say for example, yung mga tea. Diba? Na ginagamit ngayon as a scent para sa ibang ano, diba? So, meron mga natural resources na pwede nating kunin para gamitin natin, ano, para ipandagdag ba doon sa magiging resources para sa business natin. Okay? So, dito naman tayo sa output. So, kanina napag-aralan natin what is the resource input. Dito naman tayo sa output. So, when we say output, this refers to the result of the production process. Okay? So, si output daw, siya yung result ng production process ng input mo. No? And output can be processed goods or service and are influenced by the process of transformation. Okay? So, these are the different types of production output. Unang-una, output from physical transformation. Ito yung manufactured or manufacturing of goods. Outputs from locational transformation. Dito naman pumapasok yung example is the telecommunication services. Then, sumunod is the output from information transformation wherein it covers the professional services, the output from exchange transformation, the retail service of sari-sari store, groceries, supermarket, and department store, and then the wholesale service of large distribution. Okay? So, halimbawa na lamang yung si Pure Gold. Diba? Maraming pumapasok sa Pure Gold para lang mamili. No, nakakakuha sila ng discounts, ng points, tapos nakakakuha pa sila ng wholesale, 'di ba? So kasama 'yun dun sa output from exchange transformation. Okay. So output from extractive transformation naman, the products derived from natural resources, same with input. Okay, number 2, value chain approach. So, kanina, diniscuss natin yung input process, no? Output approach. Okay. So, the value chain approach naman po. This type of approach traces the value of commodity in terms of how factor inputs are adding value to the raw materials. Thus, the value of commodity is presented by the value of raw materials and the value added from factor inputs like labor, capital, land, and technology that were used to transform these raw materials into final output. Okay, so yung value chain approach here, ito naman yung kaya nagiging mataas yung presyo ng isang produkto. It is because of the commodity that has been presented for the value of the product. Okay? So, usually,
dito pumapasok yung labor materials, yung labor, no? Yung capital mo, yung land mo, and of course, yung technology na ginamit. Halimbawa ako, naggawa ako ng banner na happy birthday. Siyempre, kailangan ko rin bayaran bilang isang, anong tawag dito? Isa sa mga gumawa ng banner na happy birthday, kailangan mabayaran ko rin yung sarili ko bilang manggagawa nun. Diba? So, ibig sabihin, dadagdag yun dun sa presyo ng happy birthday na banner. So, yun yan. Dun pumapasok yun sa value chain approach. Okay? So, sabi dito, in physical transformation, the raw materials were already valued by peers. Producing the raw materials and the value that is added is the cost of processing. Isa pang halimbawa, di ba? Yung para sa mga mahihilig bumili ng mamahaling sapatos. Bakit ba sila bumibili ng mamahaling sapatos? Ang una nilang iniisip kasi para iisang, ano na lang, bilihan. Kasi pang matagalan yun eh. Diba? Kasi yun pang, kasi matibay. Diba? Yun yung value. At the same time, gusto nila. Aside from that, kaya mataas ang presyo ng sapatos dahil din sa raw materials na ginamit. Halimbawa, bumili ng materials na leather. Eh, mahal ang ano, leather materials, diba? Bumili ng ganitong klase ng ano, materials para dun sa sapatos na gagawin. Mahal din yun. So, idadagdag yun dun sa presyo. So, mas tataas ang value. Okay? So, this is an example of the concept of value added. Halimbawa, yung grain. Yan. The grain is, nagkaroon siya ng value added. Ito, halimbawa, yung grain, simpleng grain, grain lang. Diba? Kaya siya naging nadagdagan ng value o tumaas yung presyo niya. Kasi nagkaroon siya ng wheat. Diba? Then, tumaas ulit yung presyo niya kasi ginamit siya sa paggawa ng galapong. Tataas ulit yung presyo niya kasi gagamitin siya sa paggawa ng bibingka. Nakuha mo? Yan yung diagram, no, ng tinatawag yung pinakang concept ng value added, no? So, let us now proceed with the measures of productivity. Okay? So, sa measures of productivity, pag sinabi natin productivity, it is a concept of measuring output which is related or relative to the value of inputs used in production. Okay? Since output can be measured in terms of volume of output and its monetary value, and input can also be measured in physical units and monetary values, the firm's productivity can be calculated. So a firm which is considered productive can produce more input per unit of input or more output per unit of an input. Okay? So let us see the measures or the examples of the measures of partial productivity. Halimbawa, yung average productivity of labor, the value of total production per unit of labor is of labor input. Yung average productivity of capital naman is katumbas naman siya ng capital input. Ay, lilinawin ni ma'am para mas maintindihan mo. Yung average productivity of labor, ito yung babayaran mo halimbawa, yung labor o yung manggagawa, no? So yung magiging katumbas nito is kung gaano kadami yung nagawa niya. Halimbawa, yung mananahe, per piece ang kanilang trabaho. Halimbawa, binigyan siya, nanay ko halimbawa, yung nanay ko kasi mananahe. Binigyan siya ng presyong 10 piso isang pag nakabuo siya ng isang short. No? So, babayaran ng nanay ko according sa dami ng short na nabaya na nagawa niya. Okay? Ganun yon. Ganun yung average productivity of labor. Sumunod naman, yung average productivity of capital naman. Ito naman yung value added for total production is according to magkano yung capital na inilagay mo. Halimbawa ako, meron akong smart padala.
Okay? So, yung smart padala ko, every time na magta-transact ako, meron akong 15% na kinikita doon sa kada transaction ko. So, yun. Halimbawa lang yun, nung average productivity of capital. O kaya, halimbawa sa mga corporation, kapag ikaw ay bumili ng kanila o nag-invest sa kanila, sometimes you get a 15 or 5% of the income ng company. Okay? So, depende yun sa magiging usapan ninyo ng firm. Next one is the marginal productivity of labor. Ito namang marginal productivity of labor, dito naman pumapasok yung additional output per additional unit of labor input. Ito yung halimbawa, ikaw, Jerlyn, nagtrabaho ka, tapos nag-overtime ka. So, kada overtime, nadadagdagan yung sweldo mo. Kasi, binabayaran yung oras na sumobra sa oras ng trabaho mo. Okay? Yun yung sinatawag nating marginal productivity of labor. Halimbawa naman kami, nag-service kami ng cloud. Okay? Dahil natuwa yung kliyente, dahil na-exceed namin yung expectation or na-meet namin yung expectation ng kliyente, binigyan niya ng tips yung cloud namin. Diba? So, iyan, isa lang yan doon sa example ng marginal productivity of labor. Next, marginal productivity of capital. So, marginal productivity of capital, ito naman yung kagaya nung sa pangatlo. Ito yung karagdagang kita, no, sa capital mo. No, minsan na nabibigyan ka ng karagdagang kita sa capital mo. Let's say for example, kapag hinati-hati nung may-ari ng kumpanya yung kita ng kanyang business sa mga nagtatrabaho sa kanya at sa mga investor niya, meron pa yang labis na tinatawag. Okay? Let's say for example, 10% para sa labor, 10% para sa investor, 10% para sa company fund, 10% para sa owner's pay. Eh, isa ka sa mga owner's pay, so may additional kita ka. Bukod additional owner pala, rather, kasi investor ka. So, dahil may owner's pay ka, bukod dun sa investor na 10%, may owner's pay ka pa, may OP ka pa, no? So, bigay ko lang halimbawa yung sa amin, no? Kasi yung business namin there is not just for entertainment, but also a business sa mga estudyante. Some of the students na nagtatrabaho sa amin is they work as a part-time agent ng company namin, ng business ko, which is the RNJ Entertainment Production. So, ang ginagawa nila is nagpo-promote sila, no? Kapag ka nakapag-promote sila at nakapagpasok sila ng event, automatically, meron silang 10% commission. Aside from the 10% commission, yung event na yon sila mismo yung isasama dun sa event. So, mayroon pa silang extra kita as a labor. Diba? So, isa yun sa mga, sa mga halimbawa ng marginal productivity of capital. Next. Okay? A firm that exhibits a low cost of production is also a firm with high productivity since the cost of production per unit is lower. So, the firm can produce more output given its resources and some measures of cost are the following. So, ito yung karaniwang nagiging basehan when it comes on the measurement of the cost sa isang negosyo. Unang-una na is the average cost. Gaano ba kalaki yung nagagastos natin when it comes on the production ng product, ng units, diba, ng output? And then, pag sinabi nating marginal cost, ito naman yung gaano kalaki yung naidadagdag natin when it comes on the production per additional unit of product. Okay? So, sa susunod na discussion natin, we will discuss about the ways of improving firm's productivity. So hanggang dito po muna tayo sa topic natin about managing operations function. Okay?
So,